Okay, another controversy, o hindi man po controversial sa akin ito. For some people maybe, kasi marami po nagtatanong din, Mother's Day, Father's Day, Grandparents Day, Valentine's Day, yan, hindi ako agree sa Valentine's Day talaga. Dahil ang root niyan ay evil at root niyan ay paganism, pati po yung Halloween, ano? But ang point ko lang po dito is maggalangan na lang po tayo bilang mga Kristiyano. At like for example, may mga ibang Kristiyano hindi nagse-celebrate ng birthdays. Pero ako ay believe kay mag-celebrate ka, kay hindi, importante alam mo yung araw ng kapanganakan mo. 'Di ba? At pag dumating 'yon, magpasalamat tayo kay Jesus. Celebrate mo man kay hindi. Kami, minsan, minsan, hindi. Oo, panagkakaedad ka, ayaw mo na mag-celebrate. Mas gusto mong lumabas ka na lang, manood kayo ng sine, family mo, de, ganun na lang. Okay, balik tayo dun sa pinaka-root. May mga Kristiyano nagse-celebrate, may mga Kristiyanong hindi. So, ako mostly, nung lumalim na ako sa grace ni Jesus, hindi na ako nagse-celebrate ng mga kung anik-anik na ganyan, like yung mahal na araw, wala na tayo dyan, hindi. Pero maganda, nako, naaalala natin si Jesus sa ginawa niya. Pero mas maganda yung maalala natin siya araw-araw. Pag Pasko naman, mas maganda araw-araw naaalala natin. Dumating siya sa mundo, God of Gods siya. Siya ang God of the Universe, pero naging tao siya for 33 years. So, yan po ang magandang maalala natin. Ngayon, tutukan natin itong Mother's Day. Dito po may mga issues. May mga issues akong nakita at yung iba ay umiiwas. I mean, magsimba. Yung mga ibang nasa ano, ito pang ang binabanggit ko po rito yung mga institutional churches. Karamihan malalaki. I'm nothing against nun sa kanilang programs tuwing Mother's Day, pero isip-isipin nyo naman, may mga matandang dalaga diyan na mga members kayo. Tapos sasabihin ng pinakapastor, tumayo lahat ng mothers. Tapos kawawa naman yung mga matandang dalaga. So ang akin lang, be sensible. Be sensitive sa feelings ng iba. If you're feeling like doing it, fine. Pero ang akin lang, be sensible dun sa mga walang asawa. Like pong Father's Day, patatayuin ninyo lahat ng mga tatay. Paano naman yung mga walang asawa, yung mga matandang binata? Meron pa akong kilala, yung pastor, meron siyang parang kanang kamay na matandang binata. Alam niyo po ba, pag Father's Day, ito ang father of all nations, ginaganong-ganon niya in front of the pulpit. Alam po, napapahiya yung matandang binata. Patawa-tawa lang. No, that's not sanctification. That's foolishness. So, my heart goes doon sa mga nabubuli ng mga tao. Like for example, alam mong walang asawa, walang mga anak. Tapos sabihin mo, Happy Mother's Day. May mga gumaganyan daw. At sabi ng iba sa akin, nahe-hurt daw po sila. So ito po, hindi po masamang kung gusto po ninyo magdiwang ng ganyan. Pero be sensible doon sa mga tao na walang asawa at walang mga anak. Kasi issue po yan sa kanila. Pero para po sa atin, na mga malalim ng mananampalataya, hindi na po issue kung i-celebrate po man kay hindi. Kaya lang ako nag-vlog ng ganito, kawawa naman po yung mga member ng institutional churches. Kung bakit kasi nandiyan pa kayo eh, mas maganda house church na lang ta sana. Diba? Maging biblical church. Pero, syempre, ganyan po talaga ang kalakaran. Tulad po ngayon, busy ang mundo. Yung mga pagdiriwang ng mga Father's Day, Mother's Day. Kung tutusin, pagdiriwang po yan ng mundo. Wala kang mababasa sa Bible na may nagdiwang yan. Pero sabi naman nung iba, pinaparangalan daw nilang kanilang mga magulang. Yes, mabait sila sa kanilang mga mothers pag Mother's Day. After ng Mother's Day, pasaway na naman sila. Anong kalokohan yan? Hindi po ba? So ako, ano po bang istan ko rito? Ang istan ko rito, alalahanin natin ang ating mga nanay araw-araw. Hindi lang tuwing ganitong okasyon na parang hypocrisy ang dating sa akin. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito, I invite you to do so.
pakiclick ang notification bell. Share this video. Marami pong makikinabang. Maraming matatauhan. Maraming maliliwanagan. Thank you, and Jesus truly loves us all.